Gemma. At sa lahat po ng mga grievance offices at saka ating mga regional program coordinators, magandang hapon ko sa iyo. Sa inyo, salamat po sa pagdalo sa pulong na ito. Alam ko nga marami sa atin came all the way as far as Mindanao. Anyway, welcome. Good afternoon. I have an instruction coming from the president himself to streamline our list, our beneficiaries of the four P's, yung pantawid. And this is a major ticket of the Department of Social Welfare and Development. The purpose of which, alam ko, alam nyo na, ay para tulungan ang mga kababayan natin, yung mga tinatawag na nasa laylayan, naglipunan, yung hindi makayana na itawid ang pang-araw-araw. Ito po ang programa na ito, ang 4Ps, ay itinatag noong panahon ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo para matulungan at matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan natin na mga mahihirap. Yung hirap na hirap, itawid ang pang-araw-araw. And this resulted in the creation of this 4Ps program. Currently, we have like about 4.4 million beneficiaries out of the 15 million identified as a poor household. 15 million po yan. But we can only service about 4.4, if I'm not mistaken, right, Director General? We can only service 4.4. And the waiting list right now is about 10.6 million. 10.6. The instruction of the President during our first cabinet meeting noong nakaraang linggo, linisin mo ang listahan ng 4Ps. Kasi nga raw po, ang daming reklamo at ang daming sumbong. Pati ho sa kanya nakarating na napakarami po dyan sa 4.4 na yan ay hindi naman nararapat dyan. Entonces, nasasayang po yung pera na galing po sa DSWD na hindi naman dapat napupunta sa taong ito o sa pamilyang ito because sila po ay may kakayahan na tumayo sa kanilang mga paa. Ang ibig sabihin, kaya na po nilang itawid ang kanilang pamilya araw-araw from day-to-day existence or subsistence. Ang problema, sinamantala ho nila or sinasamantala pa rin nila ang sitwasyon. Marami po dyan ang nariyan pa, alam kong alam nyo, kayo na mga nasa grievance officers, kayo pong mga program representatives po natin, alam po lahat na ito. And we need you to identify this. And we need to clean this list. Hindi lang kasi po instruction po ng Pangulo, kundi ito po ay, hindi lang instruction po ito ng Pangulo, kundi dapat trabaho po natin ito at responsibilidad po natin na making sure na yung mga tao na nandyan ngayon na hindi karapat-dapat ay alisin na po natin. Kasi marami pa pong nag-aantay, marami pa pong nakapila, waiting list. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, simula na pinag-usapan ho natin itong 4Ps na ito, araw-araw ang tanong sa akin, paano ba ako makapasok dyan? All I can say is, sandali lang po, inaayos namin ang listahan. Inaayos ho namin ang programa, marami po kaming aalisin. I mean, hundreds of thousands, if you don't know yet. Higit ang libo ang aalisin po natin. So, sobra pa. Yan sa 4.4 po na yan, abay halos kalahati na po yata ang aalisin po natin. That is because of the work of the listahan and program natin in coordination, of course, with 4Ps program. Marami po tayong
binigyan po ako ng listahan kahapon ni Direktora Gemma. Nakita ko po na marami na pong classified as non-poor. Ibig sabihin, umasenso na, umudlad na, pero tumatanggap pa rin po ng 4Ps. Mga anak na graduate na, mga anak na may trabaho na, IT na, nurse na, engineer, seaman, pero tumatanggap pa rin. Meron namang nakaantay sa pila na walang-wala talaga, namatay yung asawa, wala siya labandera, may tatlong anak, hindi alam kung paano itawid. So, I need your help as grievance officers. You have to tell us kung sino itong mga ito, we need to remove them. Alang-alang po doon sa mga tunay na mga mahihirap, tunay na mga walang kakayahan na itawid yung kanyang pamilya hanggang bukas. We need your help here. As a matter of fact, within the next few days, magtatayo po tayo ng hotline. Maglalagay po tayo ng reward system. Magre-report po sa atin at i-check po natin. Pag nag-positive po yung report na kapitbahay ko po, DSWD, Sec. Erwin, nakatira sa bahay na bato, may paupahan apartment, tumatanggap. And if we happen, and we check that, at masiguro natin at positibo na may paupahan siya, itatanggalin ho natin. Yung magre-report ho na kapitbahay niya, itatanggap ho na reward yun. I don't care kung lima ang i-report niya, 10, dibigyan natin siya ng 10,000. Yung magre-report ho sa atin, hindi ko na kailangan ng pangalan. Ang kailangan ko sa kanya, yung pangalan na isusumbong niya. For example, si Erwin Tulfo po, DSWD, nakatira po doon sa subdivision na yun. May paupahan ho siya na 5 pinto. Pag nagpositibo ho yun, yung nagsumbong na yun, bibigyan ko ho ng reward. Kung 3, 4, 5 household ang may re-report niya, then 5,000 ibibigay ko. The funds will come from the Office of the Secretary. May problema ho tayo sa budget. Alam mo ng Pangulo, kaya may instruction. We are not a revenue-generating agency. Kaya nga po pinagsasabihan tayo. Tayo pong isa sa malaking gumastos. Nasa 200 something, 205 billion po ang ating budget for this year, 205 billion. 100 plus, more than 50 or 60% po niyan ay napupunta sa 4Ps. Yan ho, ganun kalaki. So kailangan po natin ayusin at linisin. Kasi hindi lang po tayong ahensya, mga sir, mga ma'am. Nandyan din po ang Department of Health. Kailangan din po ng tulong na nilalapitan ng mga kababayan natin. Nariyan po ang ating sandatahang lakas para ipagtanggol po tayo to make sure that yung peace and order is always in place. Nandyan po yung Philippine National Police who also needs budget. Hindi lang po tayo. Isa po tayo sa mga gumagasta sa pondo ng bayan. Sa mga buwis na nanggagaling po sa taong bayan. Buwis nyo, buwis ko. Kayo ho lahat dito, nagbabayad ho ng buwis, kinakaltasan ang sweldo ninyo taon-taon. And yung tinakaltas po na yun, napupunta po dito sa 4Ps. Yan po yan. Well, may kasama po, siyempre, grant or not grant, may ayuda po din sa iba pang source of budget. To sum it up, we really need your help. And I think it is time for us to clean this 4Ps. Marami pong nag-aantay. I'm sure meron kayong mga kaibigan dyan, kapitbahay na alam, na deserving, pero hindi po makapasok dahil may listahan ho tayo. Hanggat hindi ho natin malinis ang listahan na ito, yung kakilala nyo, kamag-anak ninyo, malayong kamag-anak, kaibigan ninyo, o maaaring mga pamilya ng katulong ninyo, kung may kasambahay kayo, hindi siya makapasok at wala kang magawa dahil puno eh. Kaya ko nga ho, tinatanong din ang kasambahay namin, sir, kailan ba ho ba ako makapasok dyan? Wala na ho, mister.
Sabi ko, sandali lang dahi, ayusin mo muna yung listahan. Meron siyang tatlong anak. Isa pong sa senior high, isa pong grade 8, isa pong grade 4. Hindi mo makapasok. So I am asking everyone here in this room to work with me, work with the program right now. Help us out here. Linisin po natin itong 4Ps. Within the next few weeks, sa inyo pong tulong, sa tulong din po ng listahanan po natin ng NHTS. Marami po tayong aalisin. Halos kalahati po ng mga nasa listahan ngayon, aalisin po natin. Pero of course, with your help, with the help of the National Lab of the Listahan Program, marami pong mawawala. At syempre, hindi po ito savings kasi marami din pong papalit. Lastly, ho, I don't know. I think I will have to sit down with 4Ps and with you people. How do we do this? Itinatag po itong programa na ito bilang tulong. Hindi po ito limos. Tulong po ito, sabi po ng dating Pangulong Arroyo, sa mga kababayan natin para maitawid at makatayo sa sarili nilang paa. Pero paano sila makakatayo sa sarili nilang paa kung buwan-buwan ho rin yung binibigay at nakaganoon na lang ang palad nila? We are teaching them how to beg. We are not teaching them how to stand on their own feet. Di ho ba? Sa halip na tumayo ho sila, hindi ho aasahan nila na meron ng laman yung ATM ko sa ganitong petsa, kukunin ko na. Kaya yung iba, sasabihin kulang, pinasusugal, baka maswerte, dumoble, tumatatanggap ko na 2,000 o 1,500. Iba tinatalpak, iba sinusugal, iba tinutongis, iba iniinom. Hindi na pupunta sa pamilya. Meron ho akong idea and I don't know if you'll agree with me. Pero marami yung nag-agree sa akin and we have to study this plan. Bakit hindi nilang kaya siguro a certain group from that number, turuan sila mag-seminar sa TESDA, tanungin sila ano bang gusto mong programa, anong gusto mong negosyo, at ibigay ho na isang lump sum. Madali yung sabihin eh, pero mahirap siguro ang gawin. Pero we have to start somewhere. Hindi po pwedeng habang buhay na lang nariyan po itong 4Ps. Kasi po, nakaatang sa balikat natin yan, tayo po ang nagko-contribute. We are teaching these people how to beg. We are not teaching them how to stand on their own feet. Gets ho ninyo? Iba ho yung tuturuan natin sila mangisda, magtrabaho, sa pamamagitan ng pondo na ibibigay natin sa kanila ng negosyo o isang lump sum. Yung tatanggapin niya 2,000, sige may 2,000 siya. Can't we do it like ibigay na natin 3 years ka sa programa o 2,000 times 12, 24 times 3 years. Ibigay mo dyan anong gusto mo. Magtatayo ako ng factory ng kwan, retaso, basahan. Can't we do that? I think we need to sit down on this. I need you people. I need your ideas. I need your opinion. I want to meet with you again kasi kayo ang on the ground, kayo ang nakakita. Hindi ko po nakikita yun. But you people are on the ground. Di ho ba? I don't know if you'll agree with me. Di po ba mas magandang turuan na lang natin sila? Hindi ko kayo mawawala ng trabaho, don't worry. Kasi i-check pa rin ho natin yung ika nga resulta. I-check pa rin ho natin sila on a day-to-day basis or weekly basis, how are they doing? Talaga bang ginasta nila? Talaga bang kumusta yung kanilang negosyo? May trabaho pa rin ho tayo, don't worry. Because that's my promise. As long as I am here, until 2028, all of you will have work, lalo na po yung mga COS, will have work. Just do your job. Okay, finally, oh, please help me out here. Help the government. Linisin po natin. Inaantay po ng mga kababayan natin na linisin po itong listahan na ito. They don't agree sa listahan po na 4.4. Marami daw po dyan ang dapat alisin. So, let us work together. Your main office, kayo, we need you.
to make sure na malinis po yung listahan na yan para yung talagang mga nangangailangan makapasok dyan at yung mga mayaman na may kaya na, kaya nang tumayo sa sariling paan nila, may alis na. Alright? Maraming salamat po at isang magandang hapon sa inyo lahat. Maraming